Okay. Tulak ba natin patay na ako? Sulad ba natin yung last week? Hindi na sumulat. Nagd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 
yes, yes. Wow. January 5 muna. Kahapon, second day. Ayatas. Tumanggap sa amin si Andy. Lang. Mas kanina, January 6, Sunday. Ilan tayo? 1, 2, 3. Anin tayo, no? James. Part of the just is as the shining light. So patuloy pa ito sa ano eh. Yung kabaliktaran, ito yung mga isang tao na, di ba, 4 days sleep na, except they have done mischief. So, tapos their sleep is taken away. Nagigising sila, hindi pala ako nagagawa ito masama. Nakakatutuwa kaya ito? Eh, nakalagay dyan eh. May mga ganyan. Kaya nga, pinag-iingat tayo ng bata. Okay? So, So, ang sinasabi dito mga tao na masama talaga. Okay? Kaya huwag tayong aanga-anga. Okay? Kaya tayo winawarning yan. Kaya nga sinag-aarala natin. Sinabi sa Bible din. Ano nga ganyan? Parang wala naman. Meron nga. Yan nga eh. Kaya pinag-aaral natin yung mga negative sa Bible para alam natin na meron. Okay? At tayo din. Tingnan natin sarili natin. Baka umabot tayo sa ganyan. Kasi may mga tinuturo ako nung mabait nun. Mga ganun, sa mga kasama tayo, praise the Lord, hallelujah, ang gandang huli, ibang ginawa, no? And sabi dyan, for they eat the bread of wickedness, nabang kita ni last week, yun siya yun, kumakain, meron bang wicked, sarap ng bread namin dyan eh, kahit paborito ko ngayon eh, ang sari ko, okay, ang gumahal, gano'n, sarap? Sarap. Ano yung sabihin na pinakahain mo, bread of wicked? Ano yung sabihin na, nabanggit natin last time. Ano yung sabihin na, sarap ang nagmuha ng masama. Di ba, nakita kayo dyan, matuntuwa pa. Yung mga to, pag medyo gano'n, ano, sarap ang asaw. We nip it in the bud. Ano yung sabihin? Nag-uumpisa pa lang, sinasabi yan, mali yan. Ganun. And drink the wine of violence. So, madalas yan, alak yan. At alam natin yung alak ay nagkakos ng violence sa madaming pagkakataon. So, kabalik na lang yun. No? Ito yung pag-aaralan natin. Next. Binasa natin, but the path of the just is as the shining light. So, yung dinadaan daw, no, ng ating daan, ng mga matuwid na tao, no? Tingnan nyo ako sa mga nakita ko ganun. Ako ay isa sa mga ginawa ko sa buhay ko. Kasi, sabi natin, duda-duda rin ako. Wala nyo siguro matuwid ng tao. Pero kung tinignan ko yung mga ginagawa ng mga godly people, doon ako na-bless na, pwede pala yun.
at napakaganda, kahit may nangyaring masama, tuloy lang. Tingnan nyo yun, yung mga dinadaanan, yung mga gawin ng mga tao, tulilipin sa Diyos. Sabi niya, parang nagliliwanag na ilaw. So, tama-tama, nasa Mateo na rin tayo, di ba? Saan yun? Sa Mateo 5. 14 ba yun? Mateo 5:14. Yeah. 13. Oh, kinaalala ko eh. Oh, diba? You are the light of the world. Diba? So, ganun din sa 16 pala. Oh, let your light so shine before men. So, ganun din sinasabi dito sa... Pagkita yung mga balik. Proverbs 4. 18. Diba? Parang ikaw ay nag-iilaw, ganun din yung dinadaanan mo. Ba't kaya siya din dumadaan? Ano may ginagawa ng mga, ayun, katulad natin doon. Ito tayo, kilala na siguro tayo dito. Ba't nila ginagawa yun? Nag-iisip na yun. Yung iba doon kahit naasal yun, nag-iisip yun. Ano sinasabi natin yung testimony na minsan, yung mapansin nyo naman, hindi naman natin silang pinipili, hindi naman tayo parang mamatay na doon. Pansin nyo kami, hindi na ganun. Alam na nila yun. May witness na yun. The fact na, okay, manilangat ako dyan. Baga yung, ang problema dito yun, nakapagkawalan tayo, Jehovah, o no? Pero alam nila yun, iba yung baptist. Sabi dyan, that shineth more and more unto the perfect day. At tanong mo sa inyo, anong, ano ba yung light na nag, nauna, ano lang, parang konti lang, tapos, maya maya, ang liwanag na, ano yun? Ha? Araw. Ano yun? Apoy. Apoy? Tama yun, araw, di ba? So yung araw, umpisa, ano lang, makikita mo sa window, parang, ay, parang maliwanag yung langit, di ba? Pero pag tanghaling tapat na talagang, makikita mo lahat ng gusto mo makita kasi maliwanag. So ganun daw ang path ng righteous. Diba? Yung sino gusto maging ganun? Yung dinadaanan mo, natututo yung ibang tao. Kaya si Stephen, nakita ko sumunod sa magulang. Kaya siya'y naging doktor. Successful. Yes. Doktor na, pastor pa. Kung gano'n, di ba? Ay! Ay! Huwag na, no? May ato pa siya. Nahulog ka, sinahulay ka pa. So, di ba? Nakita ng kapatid mo yun, no? Ni Peter. Nakita ni Peter, oh, yung kuya niya, buti. Buti kusyari yung kuya niya. Sinundan din ni Peter. Diba? Dentist naman. Sino yung dentist naman? Dentist? IT daw. IT lang ang tapos si Aiden din, gano'n. Engineer Aiden naman. Gano'n din yun. Si ate, pinaka-ate dito, si ate Lia. Jamie ba? April, tapos August. Kasi sa Pian. Mas na... Kunti lang. Kunti lang. Pero mas ako nanalo. Dahil? Kinder. Ah, daya. Mag si Ate Jan, ha? Ah, si Ate Jamie. Uy, ganda ng testimony ni Jamie. Hindi ano? Architect Jamie. May naniligaw na ang believer. Pogi-pogi. Pero kasi ang believer eh. Ayaw ako sa'yo. Nakita ni Pia, ganun din, di ba? Sinundan niya. Ganun din si... Jana, si Jared, tsaka si... Si Hannah din. Aiden. Diba? Tsaka si Salim. So nakita niyo yung path na tinatahak natin. Kita yun ang mga nasa likod natin, eh, di ba? Ba't siya, look, ba't siya kumaliwa? Bigla mo nga lang yan. Kita mo yan eh. Yan, pag nagko-convoy kami, ganun. So... Siguro tayo, especially mga magulang, okay? At sabi doon, shine it the more and more unto the perfect day. So, actually, yung pinapuntas dito, yung kaninang pinapuntas dyan, ano ba yung mga ano? Ah, dito pala sa sunod. The way of the wicked is as darkness. Kagaya ng kadiliman, ganun naman ang daan ng mga wicked. Tama yan, di ba? Ha? Ano? Okay. So, sino
gusto dumaan sa madilim. Kanina napag-usapan ba dyan ang ilaw na yan? Hindi nga. Ano yan? Illegal. Illegal pala yan. Kasi medyo makakatagal yung ginagabayan. Tapos... Jumper. Jumper pala. So, as much as possible daw, pag nag- election next week. Next week? Next week ang election. So, bahala mo ba yung bagong pagbaba? Kaya sinabi. Anyway, yun si Brother James. Lumalakad. Pero yung ngayon, maliwanag ko. Yung nga, job ko na lang. So, pero, ang hirap na, may proseso daw po kasi, dapat ang namumunod ng mga mahala na din. Siyempre, yung mga kayo-kayo na parang gano'n. May matagal na walang na kasikaso. Ang hirap sa dark, di ba? Tulad niya, may strutter. Tapos, dadaan na dyan. So, ganun ang daan ng weekend. Di ka sigurado, di ka nakakatiyak. Well, you cross your finger, of course, you pray. Ganun eh, di pala ano to eh. Di pala ano pala kaya eh. So, huwag tayong dadaan dyan. Okay? Naman na ni Devin, they know not at what they stumble. Ano sabihin na? Hindi mo alam kung saan natisod. Kasi nagkakatisod na, minsan nag-aaway na, nag-aalam nila, ano ba dahilan nito, ano ba yung dahilan nito, nakakain na gano'ng nag-aaway, mga bata, gano'n eh. Pero kahit matanda, minsan gano'n. Minsan kahit sa opisina. Nag-aaway, may solusyon naman dyan, bakit dito mag-usapan. Pero, kasi they're mga kinong pasalit na, they're walking in darkness, eh gano'n ang mangyayari talaga. Diba? Kung sa darkness ka lumalakad, hindi mo inalam yung paraan ng Panginoon na yung mga bagay na yun, nakapag-usapan at may mga sakit dyan. Eh, hindi ko alam yun. Para ka nasa darkness. Ganun yan, mga anak. Mga kabataan. Kaya huwag nyo underestimate yung mga pangangaral ng mga magulang nyo, especially ng Bible. Nalilito kayo dyan kahit sa paalam nyo. Alam ko na to. Dami lang ganun. Lahat ng nag-asawa ng maaga, ganun ang naiisip. Alam ko na to. Hindi pala lahat, pero yung iba, gano'n. Okay? At may ginawa ang mali. Lahat naman tayo, pag may ginawa ang mali, kasi kala mo nga tama yun, hindi mo naman gagawin kung ano yun. Eh. Kung pala mong mali yun, iniisip mo, may ano yan, may pala sa bako dyan. Hindi, gano'n. Kasi sabi ito, mga anak, sabi nito, my son, attend to my words. Ganda ng mga ano ng Bible. Ano yung sinabi, attend? Pag sinabi, attend, pumunta ka, di ba? Pero hindi lang yun actually, sinabi rin ni Paul kay Timothy, di ba? Until I come, give attendance to reading. Ang reading yun ng Bible, okay? So pag sinabing attend to my words, attend, sabihin, gawin mo. Kasi parang andun ka at andun yung salita ng Diyos, binabasa mo. At sabi niya, incline thine ear to my sayings. Now, again, may tayo, may mga kabataan, nag-iisip na kayo eh. Nagtitimbang-timbang kayo, hindi mo nga wala eh. Alam ko yung sinabi sa pastor, pero alam, iba yung naisip ko ngayon. Ha? At may sinasabi dito na kukonsider ko rin, baka naman yung pastor ay, alam mo na, sasalita lang na kung ano-ano. Hindi ako nagsasalita kung ano dito, lagi nang meeting sa Bible. Pero, anyway, kung umabot kayo sa ganung kaisipan, at may sinasabi yung incline, because dapat lagi kang naka, andun yung, sana may, mas maibinig ako salita ng Diyos. Kasi may mga pagkakataon na parang tama din to eh. Ano yung rock music na yan, hindi ko maintindihan ang anong rock, anong hindi. Ano pa ba yun? Yung, ano ba yung lately na pag-usapan natin? Madalas yan kasi yung mga, yung people, yung mag-asawa ng believer. Sinabi, parang tama lang eh, kasi i-convert ko siya. Yun ang madalas talaga eh. Marami na, may hindi, parang kaya ko to eh. Sabi, incline my words. So, ano sinabi yung salita ng Diyos? Thou shalt not, ano yan? Be equal yoke with unbelievers. Yun yung sinasabi ng Diyos. Ito yung sinasabi ko, kaya. Kung saan ako ikikiling, incline thy ear unto my sayings. Or kung hindi mo talaga maalala, di at least basahin mo sa Bible. At the very least, magtanong ka. Pero the best yan, nagkakabisahan, ngayon pala, nagkakabisahan naman yung Bible. Pag may kilong sabas ko, mga ulit yan. Ganda nun ah. So, kabisahan doon yun. And then, lag-lag ka dyan.
Hated. Bakit? Ayan. For the life? Okay, yan pa lang. Let them not depart from thine eyes. So, ito yung mga paulit-ulit na dito, no? So, dapat laging, hindi, pag sinabi, depart, ano depart? Humiwalay. Humiwalay or umalis, tama. So, huwag mo daw aalis yung salita ng Diyos sa iyong mga mata. Keep them in the midst of thine heart. So, again, yan ay figurative lahat. Hindi mo nilalagay dito yung iniisip mo at sila sa puso mo, ibig sabihin. So, ganun, nakikinig kayo ngayon. Huwag kayong attitude na alam ko na yan. No? Lagi siya sabi kahit dati sa amin, kahit alam ko na itong bagay na to, may makuha at makukuha ka. Ako, ginagawa ko, ina-absorb ko na lang yung pag alam ko na yung discuss ni Pastor, alam ko na to, kamisado ko na to, pati kwento niya. So, ginagawa ko, ina-observe ko na lang kung paano niya ina-explain ng mga to. At iniisip ko kung ano may better way kung sakaling may na pwede kong may better way pa ba to explain this thing. So, lagi kang may makukuha. Kaya sinasabi dito, kayo, especially mga bata, pag sinabi na dito, yun. Pag binasa na natin sa salita ng Diyos, yun na yun. Okay? At yun ay, pag sinabing keep them, huwag aalis. So, pag medyo nakakalimutan, basahin mo ulit, memorize mo ulit, okay, keep them in the midst of thy heart. So, pag may naisip lang kayo, note nyo agad yun, aralin ko to, ay, napakabilis na lang ulit sa internet. O, pag meron yun, ano may ang sabihin nito? Doon na lahat ng perspective. Oh. Yun lang, talagang babasahin mo, unawahin mo. Pero at least available. Dati, naku po. Diba? For they are life unto those that find them and help to all their flesh. So, ano yung them? Yun yung sinasabi dyan, yung my words. Okay, salita ng Diyos. Sila'y buhay. No? O nga naman, yung mga salita na salita lang yung parang naging buhay. Kasi yun yung tuturo sa iyo. Ay, yung pag-iingat mo na lang kapag lagi sa mag-asawa ng believer or sa paglalasing. O, sinabi dito, huwag kang iinom. Pag hindi ka uminom dahil sa salita ng Diyos, parang sinabi, yun ang buhay mo. No, hindi ka wala yung buhay mo or nakreserve yung maganda mong buhay kasi hindi ka uminom. Okay? And health for all their flesh. So, again, sa inom din. Ang umiinom ng alcoholic drink, healthy ba? Hindi, ang mabaho ng inyo yan. Okay? Tsaka, nausunog ang bagay niya. Walking dead. Okay? So, just keep thy heart with all diligence. So, ano yung sabihin nito? So, kanina, keep thy words. Okay? Keep them in the midst of thine heart. Ngayon lang, kikip mo na yung heart mo. Ano yung sabihin mo na? Kasi sinabi keep, ano? Itago, no? Pero, isang abig sabihin mo yan is panatilihin. Okay? Panatilihin mo ang iyong puso. Ibig sabihin, hindi ba nilalabas yung puso mo? Ibig sabihin, i-keep mo siya na maayos. Okay? With all diligence and indiligence. Masipag, okay? Kasi mahirap yung mag-maintain ng kahit ng ano. Dali, ito na lang. Kung bahay, mahirap i-maintain yan. Pag hindi ka marunong, may sira yan. Lahat yan, yung mga gadget. Lalo yung puso daw ng tao. Pag hindi mo naingatan, okay, may mga hindi ka dapat tinitingnan, hindi ka naririnig, hindi mo kayo nakausap, okay, pag puro bading nakikita mo, ano mangyayari sa'yo? Okay? Ano mangyayari sa'yo? Yung parang may influensya ka madudumihan eh. Isip mo dahil karamihan yan, halos lahat, bastos yan eh. Lahat ng ano dyan, hindi mo maakot, di ako tumatagal dyan eh. Itsura pa lang yan eh. Hindi ko alam mo ba bakit nakakapanood pa lang gano'n. Kaya sabi dyan, keep thy heart, so marami pang bagay. Yung madalas yan, dyan sa bibig, narinig mo tsaka naipita mo. Okay, nung sinirang ko doon, medyo ano eh. Kaso, isa lang yung ano eh. So anyway. For out of it are the issues of life. Ayan, hindi tayo tatagal. Anong ibig sabihin nun? Panatilihin mo yung puso ng lahat ng pagsisipan dahil lumalabas dito ang mga issues.
mga atalang ng isyo. Ingatan mo yung puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan. Dinadaluyan ng buhay, ha? Dinadaluyan lang. Mali yun, ha? Sapagkat dinadaluyan ng buhay. Mali. Yung sinabing issues, doon mo nalabas ang mga issue, mga bagay-bagay. Subject, or especially, medyo may negative. Yung mga talagang pinagagalingan ng problema, kapag na napag-ib na naman, mag-asawa, yung mga unbeliever, ipagbihira siya. Kaya na yung basta, panay ganun ang tema. Kasi alam na yun, nagbibilang yan ng ano eh. Pag lumaki ka sa Diyos, binibilang mo, sige na, sige na, may ka-problema. Tapos, ngayon, yung mga young people, siya, hindi nila alam yung kinakwento. So, ang dami. Ano, sige, isa-isa natin. Ano yung issue pag nag-asawa ka ng unbeliever? Bakit nga? Kasi, magkaiba kayo ng religion. Oh, ano yung nangyayari? Bakit doon? Confusion sa church. Pwedeng adlangan ka. Pwedeng confusion. Tama yun. Si Kristo yung Diyos. Hindi, si Kristo yung tao. Ano totoo sa mga anak doon? Di ba? Anong version ng Bible? Hindi tayo masetel. Ako, ano ko eh. Reference ko. Ganyan, ganun. Sinatala ng Diyos, reference mo lang. Pwede yun. Dapat kung isa lang, ibuti kung nagpareho sila. Kaya nga, ibang translation niya. Hindi sila magkapareho. So, dapat isa lang. Tama ba? So, ano pa? Ano yung mga issues sa buhay? Kaya sa pag-asawa ng hindi rin buhay. Hindi madaming vices. Vices? Pwede, no? So, kasi may moral nyo na nga, hindi kayo magkaunawaan. Ang anak nyo, hindi alam ang isang pag-church. So, hindi kayo magiging active sa isang church kung palipan-lipan kayo. Malihin to, ano pa? Ano pa yung ibang issue ng buhay? Sino yung pala? Ano lang? Ayan, yung ato mga inaaral na hindi ka nga darating doon sa na mag-isip na maglikod pa eh. Kaya itong mga kaya hindi mo siya makatin dahil gano'n, may issue, hindi nga sa akin din, hindi naman iniwala eh. Kasi sabi ni Pan, nag-inomod pala sila nung last week eh. Kaya parang talagang hilo ka talaga no. Di ba? So ano pa? Away. Hindi sa pag-asawa. Yung love was an unbeliever. Love was an unbeliever. Okay. So, ano yung nangyayari? Ano yung mga issue dyan? Mga... Love was kumikinigong na sinya. Sinba. Ganun din. Ganun din. Mga tita niya. Pero ano pa? Marami, mga believer na rin tayo. Marami pa rin yan. Yung tinalo. Diba? Yung ina-funny na yun. Ayos naman na tao yun. Pero na-expose yung laman ng puso niya nung nagkaroon sila ng problema. Nung nagkaroon sila ng problema na ang inaasahan sa kanya dahil gano'n na siya mature dapat, hindi pa pala. Kasi siyempre, yung nanabanggit nila, kaya na din ang usapan din. Kasi malaking church na yun, iniwanan, paano na? So, ganyan yun. Sabi ako, hindi ako gano'n sa pera eh. Nasabi mo ngayon yan. Kaya sinasabi dito, keep it with all diligence. Na posible rin yung nangyayari sa ibang tao. Ayan, sa babae, ganun din. Hindi posible mangyayari sa atin. So, ingatan mo. Okay? Ayan, issues na buhay yan. Diba? Yan ang broken family. No? Ano ba? Sa pabaho, away, diba? Sa pabaho, yung itong bagay na kayang gawin ng isang araw, gagawin niya ng limang araw. Ganun na nangyayari pag may mga issue. Ano pa? Sa pabaho, lahat. Sa school, siguro, gusto, wala masyado, pero gano'n din. So, sa bahay, gano'n din. Okay, kaya, pangalagaan mo yung puso. Pag sinabi pangalagaan ng puso mo, lagi mong iniisip kung ito bang puso ko mali na. Itong puso ko ba ay hindi na after God, but after the flesh or after worldly desires.
Diba? Bakit ko ginawa ito? Ginawa niya. Ano yung dahilan? Pag medyo may duda na tayo, pag hindi, di mangyayari yan. Mali yun. Huwag mong i-deny. Lagi mong isipin na posible mangyayari sa'yo. Sabi mo sa Bible is, let him that think he standeth, take heed lest he fall. So pag alam mo, kala kong malakas ka na, pag naisip mo yun, mag-isip ka ulit na baka ikaw na yung next. Ganun. So kaya nasabi, ganun din ito, keep thy heart with all diligence. Mga bata, ganun din ito, nasabi. Ganda kayo mga nakakasama natin, ana share natin na handa-handa na, yun yung mga hinanda talaga ng Panginoon eh. Well, kanina, ilan? Bakit, dalawang oras din tayo, pero mabilis na yun. Nakadalawa kami. Ito, bagay, sabay pala yun, di ba? Tagal namin, sabi ko, 10 minutes na. Pero, willing naman sila. Pero, yun nga, imagine mo kung yung puso ng tao na yun, may tinatago or something. Ang hirap, ma-diagnose, and therefore, ma-tama yun. Pero, kung maayos ang buhay natin, relatively, yung okay, di ba? Ang ganun din sa mga naglilito mo sa Diyos. Okay. Ito mga practical advice na lang. So, anong kailangan natin gawin? Sabi niya, put away the forward mouth. Ano yung sabihin ng forward? Hindi yung forward, ha? Forward. Forward, madalas gawin niya sa King James. Yung sabihin niya ay kambali, parang ganun. Tignan natin, ha? Forward. Forward, parang mapagano yan, ha? Basta wait it, parang gano'n. Forward. Yan, disobedient pala. Willful, yan. Forward. Headstrong. Yan, self-will. So, matigas ang ulo. Put away. Anong sabihin nun? Sabi mo ka sumasagot pa, alam mo na ang mali ka, sagot ka pa. Alam mo ang tama yung isa, maliin mo pa. Sabi dyan, ano yung perverse? Ganun din, parang hindi matuwid. Reverse. Ang sana yung mga pervert na tinatawag natin, mga bading eh. Ibig sabihin pa, yung mga ito yung tama, ito yung straight, sila, open. Ganun. So ito yung tama, di ba? Lalaki sa babae, babae sa lalaki. Tama, normal, natako. So, bakit ganito ginagawa ng mga to? So pervert ang tawag doon. Pero ngayon, kasi sabi yung pervert means, ito parang na to. Pero yung pervert is yung mga sinasabi mo dapat maayos, iba. Iba yung sinasabi ko, either nalalamang ka or gisinungaling ka, definitely. Sa'yo, gisinungaling ka. Yung napakarami po ng ano, ang klase ng pag-gisinungaling. Iniwala kayo. Mga Kristiyano, may mga preacher minsan. Kaya watch out nyo ako pag napansin ka ako. Ako mismo, di ba watch out ko yung sarili ko. At pag may hindi ako sigurado, hindi ko sinasabi nyo ay sinabi ng Diyos. Dahil sinabi nyo sa dulo ng Diyos. Yun. Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi. Okay? Ano sabihin ito? Sinabi ng Diyos. Okay? Pag sinabi put away, sabihin ilayo mo sa inyo yung medyo yan. Hindi na natutunan ngayon sa mga madasa. Hindi na lagi kayo mga sales people. Diba? Manluloko ko yan eh. No? Sabihin pag sinabi niya nalaman mo, parang nakaka-take advantage siya dahil sa pagsasalita niya. So, natututunan mo lang eh. Ganun lang pala yun. Kasi naman yung page yan. Huwag na. Ilayo mo sa'yo yun. Ang nakita mo mali-mali. Ha? At yun. Sinabi nito, far. Put away. Okay, so one way to do that is don't listen to this. Pero syempre, isipin mo, paano nga malalaman kung yun ang tamang mali, di ko papakinggan. So, again, ano? So, pakinggan mo yung tama, pag nahasa ka, nahasa sa tama, mas magaling ka, mas mahiging magaling ka, i-identify yung mga mali. Okay? Kasi pag nasalay nyo lang sa Baptist, hindi na kayo pumunta ng ano, unless talagang bigasin. Or yung hakat na lang yun, ganun pa. Eh, ako dito, liit. So, aircon. Liberal. Liberal. Big types. Big types. Yeah. Okay, sabi niya sabi, ha? Hindi kinagamit. Nagkabagyo tayo.
Ano, medyo mahina na yan eh. Yeah. Pwede lang akong sandali lang, kaso nakabahan ako eh. Anyway, ano ba tayo punta kay Mother? Let thine eyes look right on. Kasi nga, sabihin nun. Hayaan mo yung mga mata na tumingin na tama. Ganun ba yun? Ang isa yung right on. Sa tama. Sa tama, no? Ba't may on? Kasi doon. Okay, yung sabihin, kasi talaga sa paligid, marami kang makikita ang mali. Ito na natin sinasabi din sa church. Sa halip na tayo nakakonsentrate, pag dito ka lang nakatingin, okay, gay. Pag sa iba ka lang tumingin, eh. Mali lang yung pag-aarap dito. Okay. Ganun sa church eh. Madalas daw yung nakakapuna yung hindi pa nagbibigay. Sabi nila, pero naiiniwala rin ako dito. Pero iba, yung ibang bagay pala sinasabing look right on, yung sabihin nga, yung mga bagay na dapat tayong nakatingin lang, ito yung dapat kong tingnan, ito yung dapat kong tahapin, okay? Ganun din sinabi ka sa second part, and let thine eyelids, obviously, yun na yung mata lang din, di ba? Look straight before thee. Parang sinasabi nito na yung itsura kasi ng kahit yung mga nakakausap natin, kahit sino, napansin mo ba yung tao na hindi matapat, hindi tumitingin ng diretso na lalo? So, yun, pag may sinesyaran tayo, siyempre, in-engage natin sa hanggat maaari, yung tulil-tulil ka lang na hindi mo alam kung naiginig pa sa'yo. So, ganun-ganun kayo, kaya minsan, binitingin ako kayo. So, nagsasayang tayo ng oras pag gano'n. Okay? Another yun. Pwede rin na hindi nga, yung again, kahit sa pangsang bagay, pag iba-iba yung tinitingnan mo, hindi mo dapat tingnan. Pag sinabi yung tingnan, yung tinututukan. Yun actually. Yung tinututukan mo, na isang church. Kung ano yung controversial, yun ang gusto mong ano. At yung mga yung dapat mong mas tutuunan ng pansin, thank you, sige. So, yun ang pansin, ay yun yung hindi namin ko ng pansin. So, sa church, madalas yan. At sa church na yung pastor medyo makakalam yan. Kaya, salamat naman din kayo nakikilap sa akin. Anong aaralin natin ngayon? So, kasi na, nadedetect na natin ngayon. Okay? So, yung mga, pinapagawa lang sa'yo, ganun lang. Hindi lang gawin natin. Okay? So, nakikita niyo yung mga iba't-ibang paraan paano na ginagamit ang salita yung ng Diyos yung ano, yung the same thing sa iba't ibang pala niya sinasabi. Okay? Okay, ito pa. So, mga practical lang, bukod sa put away, the forward mouth, so mouth, lips, napunta sa eyes, may naman sa feet. Ano naman, what about the feet? Ponder the path of the feet. So, pag ponder, siyempre sa utak yan eh. Pero yung sabihin nga, parang lumalawad kasi sa ito, meron ko lang ang wireless mic. So, iniisip mo kung saan ka pupunta, di ba? Ay, hindi ito maayos. Dito ako. Yan. Isipin mo lagi. So, napakalalim nito. Yung sinasabi ako last time, di ba, na lahat tayo is just a product of the decisions we made in the past. Kaya mag-iingat yung mga bata. Kahit yung mga, bakit ba yung napili mo course? Eh kasi, ito ang gusto na kung sino. Bagay ka ba dyan? Pinag-play mo ba yan? Yung bang pinapatahak sa ng Panginoon? Hindi mo tinanong. Ay, kailangan ba yun? Yung pala, iniisip mo. Kaya, ganito yung tatay ko, ganun na rin ako. Minsan ako yun kasi may mapasa sa'yo yung mga dating kasa. Pero kung hindi yun pinapagawa ng Panginoon sa'yo, hali. Okay? Kaya sabi dyan, let all thy ways be established. Let all thy ways be established. Ano yung sabihin nun? Ano ba yung mga in-establish natin sa buhay? Establish. Stable. No? Stable.
stable yung trabaho. Bakit nagiging stable yung trabaho? Kanina si sinada natin na wala daw yung trabaho. Kasi nga, hindi ko alam, hindi natanong eh. So, may mga ganong bakit hindi established? Kasi hindi minsan napag-isipan. Diba? Ito, sasabi nito eh. Ponder the path of thy feet. So, pupunta ka sa isang lugar, bahala na. Bahala na. May kasi doon sigurado, bahala na. Patay ka. No? Alam mo, laging abod, yun ang sagot. Hindi lagi. Kung bilang ka, ilan yung ano. Minsan, nakikita natin, yung successful. Yung mga hindi, hindi natin nakikita. Bukod sa malungkot doon, hindi ko alam minsan doon, makakompromise ko, mas magaling magkakompromise ko kasi wala ka sa bayan mo. Okay, ano pa yung mga madalas? Of course, trabaho, life of the church, diba? Pinili mo yung church na yun yan. Okay, saka ito, may masaya-saya tayo dyan. Minsan, may katuwiran mo, okay, Christian ka na, pero wala ka na bang, ano mo na, mas tama pa, mas superior righteousness pa. Okay na ako dito sa fellowship. Ito ka, may iwas. Kaya nga, share lang natin eh. Ganun tayo. Sinisigurado na tayo natin na tayo nasa tamang daan. The most superior and the best engagement, the word of God that we can be, that we can have. Then, share natin sa iba. Ngayon, kung may nag-share sa atin na mas better pa, nakuha na din si Nilo. Kami, ano kami? Baptist Bible kami. Kaya pinakinggan ko, malay mo ba naman? Hindi lang tama. Pero pinapaliwanag niya na walang Bible verse. Walang binabi tamo ba? Nasa sa Bible yun. Wala, okay. Yabang lang to. Okay? So, yun. Lahat niyan, mga decision niyo, mga anak. Ngayon, pag talaga nagkamali kayo, meron pa rin paraan. Pero, i-consider nyo na dati nagkamali na kayo, dapat mas maingat na kayo ngayon. Ano nga ganun ba? Tapos, aminin mo yung pagkakamali mo. Pag hindi mo namin yung pagkakamali mo, ang hirap, di ba ganyan ka? Hindi, bago. Wala akong masyadong kaibigan na nagtatagal. Ano nga ganun? So, ponder the path of thy feet. So, saan mo pinupuntahan mo? And let all thy ways be established. So, paano nga na establish ang mga ways mo? Sa mga pinili mong daan. Okay, pag nakita mo yung daan na to, yung paraan na to ay maayos, gawin mo yun, improve mo pa, may establish. Ano yung may establish mo ba na? Ano yung establish? Ha? Hindi na? Establish, stable. Ano yung establish? Stable. Ano yung stable? Mapamanatili at parang unmovable din, parang kanina. Hindi basta-basta mayayan eh, hindi matitinag. Establish yun eh. Kaya mga tawag yan sa mga business minsan, establishment. Kasi ibang business, umitad tatlong taon, the next ano, wala na. Kasi hindi nila na, either hindi nila na sustain, hindi nila sa pera, kundi yung marami yan, yung operation, yung management, yung tao, umalis yung magaling na tao, dinagdag mo, hindi mag-continue yan. Okay? So, ganun din ang church. Ganun, papasok na naman sila eh. Establish na sila eh. Mas ano nangyari? Yun, parang yung mga nabanggit dito, hindi nakip, diba? Hindi nakip yung kanyang puso. No? Hindi nakip yung kanyang puso. Ayos na eh. Okay na lahat eh. Ano pa mga hanapin mo? Pero, hindi niya na, yan, hindi niya na pando yung kanyang, ano, ganitong oras, tama yung nilalakangan niya, pero misang, yung mga ganyan, tapos babalik mo na. So, mahirap yun. Okay? Kaya sinabi nito, binalik na naman, turn not to the right hand nor to the left, remove thy foot from evil. So, yung sinasabi niya, hindi masamang lumiko-liko. Pero kung ang pinag-usapan natin liko is yung tama at mali, ito yung tama, ito yung mali, ito yung mali. Ito yung medyo mali, ito yung mas mali sa kaliwa. Kung ito yung tama, huwag ka nang umaliwa, umanan. Okay? Turn not to the right hand or to the left. Remove thy foot from evil. So, parang sinasabi niya dito, meron pa talaga minsan tayong foot sa evil. Tayo, ganun mo tayo. Meron tayong, minsan, sumasideline. Sabi niya,
Gusto mo pareho eh. Hindi, makakabalik naman ako dito eh. Ayan. Napakahirap. Okay, may question ba? Ano pa? 15 minutes. Ayan, agad. Turn up thy right hand from Lord to the left. Ibig sabihin, huwag kang, kung mali dito,